Ang video na ito ay inihatid sa inyo ng Lucky Dwarfins Figurine Shop. Ang kanilang mga pampaswerteng duwende ay gawa sa quality fiber resin. At syempre, ito ay may pampaswerteng laurel sa ilalim nito. Ito ay may napakaraming nagagandahang disenyo at higit sa lahat, ito ay nagdadala ng swerte. Bisitahin at i-follow mo na ang kanilang FB page para sa marami pang detalye. Maraming salamat ka, Laurel! Ang New Year's Eve ang isa sa pinakapopular na selebrasyon sa buong mundo. At may mga ilang lugar sa mundo ang may napakaraming ritual, seremonya at pamahiin sa popular na holiday na ito. Para sa mga Pilipino, ito ang pinaka-engrande at masaya kung ikukumpara sa Noche Buena na mayroon tayo. At sa pagdaan pa ng mga henerasyon, ang mga tradisyon at paniniwalang ito ay nagpapasa-pasa na sa pamilya. Habang ang ibang parte ng mundo ay gumagawa ng kani-kanilang New Year's resolution, tayong mga Pilipino naman ay abalang-abala sa paghahanda ng mga bilugang pagkain, pagdi-display ng mga barya at pagbabayad ng mga matagal ng pagkakautang. Bakit nga ba tayong mga Pinoy ay likas na mapamahiin? Kung iyong aalamin ang kasaysayan, ang Pilipinas pala noon bago ito masakop ng mga Kastila ay nag-umpisang pagano. Ang mga ninuno natin na ito ay mataas ang paniniwala sa mga deities o diyos at diyosa na siyang may kapangyarihan at namamahala sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang mga tao naman noon ay ginagawa lahat upang mapanatiling masaya ang mga deities na ito sa pamamagitan ng mga alay, ritual at ayuno. Dagdag pati yan, ang mga Filipino noon ay may napakadaming naging interaksyon sa mga Chino bago pa man tayo masakop ng mga Espanyol. Ang mga Chino ay higit na naimpluwensyahan ang kultura ng Pilipinas pagdating sa tradisyon at kultura. At sa video na ito, alamin natin ano nga ba ang mga madalas na ginagawa natin sa bagong taon at bakit nga ba ito ay pinaniniwalaang naghahatid ng swerte sa taong paparating. Wala naman sigurong mawawala, ngunit ang karamihan talaga ay sinasabi itong swerte. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Una, siguradong magandang balita ito sa mga nagpautang na matagal nang hindi nababayaran ang kanilang mga pinautang. Isa sa mga paniniwala na bago sumapit ang bagong taon ay dapat na malinis ang listahan ng iyong utang dahil pinaniniwalaan na kung ikaw ay mananatiling may pagkakautang hanggang sa magpalit ang taon, ikaw ay magpapatuloy na may pagkakautang at madadagdagan pa ito hanggang sa susunod na taon. Kaya karamihan sa mga tao ay sinisikap na sila ay makabayad na sa kanilang utang bago matapos ang taon. Bukod pa diyan, ito ay pinaniniwala ang nagdudulot pa ng ibang kamalasan kung ang utang ay hindi mababayaran bago matapos ang taon. Pangalawa, hindi siyempre matatapos ang New Year's Eve nang walang mga paputok o firecrackers o paingay. Ang pagsalubong sa bagong taon ay dapat na maingay. Ang tradisyon ng paggamit ng mga paputok ay namana natin sa mga Chino. Sa paniniwala ay may mga masasamang espiritu na siyang nagdudulot ng kamalasan sa tao. Dahil dito, ang mga paputok at paingay bago magpalit ang taon ang siyang nagiging remedyo o lunas para dito. Ang mga masasamang espiritu ayon sa paniniwala ay takot kasi sa ingay. Kaya ang mga ito ay nawawala kapag tayo ay may mga paingay at paputok. Pang-apat, ang paglilinis at pagpapaganda ng bahay bago sumapit ang bagong taon ay isang importante ding gawin. Ito ay nasa paniniwala din ng mga Chino at sa Cambodia. Sa paglilinis kasi ng bahay, tayo ay umaakit ng hindi lang swerte, sa pananalapi at ibang bagay.
tayo din ay umaakit ng kapayapaan ng isip at kaayusan ng buhay sa paparating na taon. Ang lima, ang mga bilugang bagay ay simbolismo ng kasaganahan para sa karamihan ng mga Asyano, lalo na sa Pilipinas. Ito ay nagdadala ng prosperidad sa pamilya sa bagong taon. Kaya kadalasan kung pupunta ka sa mga pamilihan na popular gaya ng Divisoria at Baklaran ay may makikita kang mga naglipa ng polka dots na damit. Ang pagsusuot ng pula ay hindi rin dapat na mawala. Pang-anim, ang pagdi-display ng mga bilugan na coins o barya saan mang parte sa iyong bahay ay dapat na magawa din. Kung ikaw ay nais mong managana din sa pananalapi sa susunod na taon. Kadalasan ito ay nasa mangkok o baso at ito ay madalas na makikita. Hindi rin dapat ito mawala sa iyong bulsa at pitaka. Isinasaboy din ito ng papasok sa main door sa pagsapit ng alas 12 para sa kasaganahan. Pito, ang bilang 12 ay importante din sa pagsalubong sa bagong taon. Partikular na nga dito ay ang 12 prutas na sumisimbolo sa 12 buwan ng susunod na taon. Kung ikaw ay mayroon ito sa iyong mesa o hapag, ikaw ay aakit ng swerte, kasaganahan at matamis na pamumuhay. Pangwalo, ang pagsasalo-salo ay hindi mawawala kasama ang buong pamilya at ang lahat ng mga malalapit na tao sa iyo. Pinaniniwalaan na magkakabuklod-buklod pa din ang buong pamilya sa susunod na buong taon kapag meron ito. Kaya naman kadalasan pati na ang mga kamag-anak na nasa abroad ay nakikisalo kahit na nasa online o video call. Pangsyam, kung pag-uusapan naman ang mga potahe na mayroon ka dapat sa bagong taon, ang malagkit ang hindi pwedeng mawala sa listahan. Ang malagkit na mga pagkain gaya ng palitao, tongyuan at butchi sa pagsalubong sa bagong taon ay pinaniniwala ang swerte. Ito din ay nagmula sa tradisyon ng mga Inchik. Pang-sampu, iniiwasan naman ang pagkain ng manok sa New Year's Eve dahil ito ay pinaniniwala ang simbolismo ng isang kahig at tukang pamumuhay. Mas mainam pa din ang kahit na anong karneng baboy. Mga madadahon at mabiberding gulay na pagkain at isda dahil ang mga ito ay para sa prosperidad. Panglabing isa, anumang containers o lagayan sa bahay gaya ng lagayan ng bigas ay dapat na puno. Ang refrigerator ay dapat na puno din ng pagkain dahil kung gagawin din ito, ito ay pinaniniwala ang magdudulot ng kasaganahan sa susunod na taon. Panglabing dalawa, ang tradisyon ng pagbubukas ng lahat ng bintana at pintuan ay matagal na ding ginagawa sa paniniwala na mapapalayas nito ang mga evil spirit na siya nagdudulot ng kamalasan. Ang pagbubukas din ng gripo at lahat ng mga ilaw ay dapat na ginagawa din. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo nating pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay maniig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erffy Del Rosario. Thank you for watching.